Noong Lunes, inanunsyo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ibinabang suspension order ng Office of the Ombudsman sa 139 na empleyado ng National Food Security o NFA. Ito'y dahil umano sa hindi tamang pagbebenta ng buffer stock ng bigas ng ahensya. Noong Lunes din, inihain ni Senator Amy Marcos sa Senado ang Senate Resolution No. 940 para sa isasagawang Senate inquiry tungkol dito. Pati na rin ang Kongreso, tiniyak ang pag-iimbestiga tungkol dito. The alleged misdisposition, of course the Speaker has always tasked the committee to probe anything. Wala pong sasantuhin, walang sisinuhin. Kaya nga po, automatic na po sa amin at nabanggit nga po niya, make this a priority. Dagdag pa ni Representative Enverga, tatalakayin sa imbestigasyon ang mandato ng NFA sa pagbili at pagbebenta nito ng bigas. Are they still relevant to the times? Is it enough na bigyan sila ng power? So again, these are some of the questions that will be answered through this inquiry. So marami po tayong discovery and tamang-tama po kasi dahil nasasabay po ito dun sa mandatory review ng rice tariffication law. So much learnings from this one that can contribute. Maliban dito, nilinaw naman ng kongresista na nirerepaso pa nila ang pagdinig para sa panukalang batas na Anti-Agricultural Sabotage Act laban sa mga smugglers at nagsasamantala sa sektor ng agrikultura. We have been in constant communication with the staff of the good Senator Villar all throughout. So we also conducted a pre-bicam here so that for an efficient bicam, we already posted our concerns with the proposed Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Bukas, araw ng March 7, sisimulan ng Kongreso ang pagdinig ukol sa anomalya sa pagbebenta ng NFA ng bigas sa mga rice traders. Samantala, si Secretary Laurel Jr. muna ang pansamantalang mamamahala ng NFA habang gumugulong ang imbestigasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.